Showbiz Fanatics, isa sa pinakaabangan natin kay Alden Richards at achievement unlocked for Mr. Alden narito na. But before that, kung hindi pa nagsubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat, of course, at isang advance Merry Christmas po sa lahat po ng mga avid viewers po natin and supporters po ni Alden Richards and Maine Mendoza. Maraming salamat po sa buong taon na ako po'y inyong sinamahan at talaga namang naging parte na rin po kayo ng channel na ito. Dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa inyo, yung mga POV po ninyo or point of view with regards to our last update. Let's start off with Miss Jean Cordero. Sabi niya, good day Miss Dareds, nice mga comments, I agree sa mga sinasabi nila. Yes, totoo yan, toxic nga ngayon, but never mind the toxicity, cause matatapos at malalampasan din yan. Mas lalo nga silang inaangat kung lalo silang pinuput down, which is true. Marami pa rin awards coming. Congrats RJ and family. At regarding sa contract, tama lang yon na tingnan mabuti ni RJ ng legal team niya ang nilalaman ng contract. Kasi not nice na kung sino-sino na lang ang ipapares at itutulak na maging GF niya kuno. Thanks much update, Miss Dareds, and God bless. Thank you po, Miss Jean Cordero, sa inyo pong komento at salamat din po sa buong taon na inyo pong panonood sa ating pong update. Ayan, thank you so much. And of course, Miss Cecilia Asanyon said ayaw ni Maine sa management ni Alden, kaya ayaw niyang pumirma ng contract. Mas gusto niya sa TV5, which is very true. There is always a deepest meaning or deepest reason kung bakit si Maine Mendoza ay hindi pumipirma ng kontrata sa TV or sa Sparkle. I don't know, kasi nung kalagitnaan ng taon, 'di ba, may mga kumalat na balita, pati po may mga banner na nagkalat na may na parte na raw si Mr. Maine Mendoza ng Sparkle, which is wala naman talagang formal na announcement mula sa kumpanya, no. So hindi talaga siya part noon. Sabi naman ni Ma'am Amelia Bugarin, Artista Life Updates, I like your voice talking straight about Maine and Alden, not boring compared to other vloggers. Thank you Ma'am Amelia, na-appreciate niyo po yung ating pong channel at salamat din po sa inyo pong laging panonood at pag-antabay sa lahat ng mga updates po natin with regards to Alden and Maine. Salamat din sa buong taon na lagi kayong nandyan at talaga namang ramdam na ramdam po natin ang inyong suporta at pagmamahal na ibinibigay para po sa ating pong mga minamahal na si Alden at si Maine. Salamat po! And of course, sabi ni Ma'am Chi Carolina, Caroline Sasota, Ma'am, AM po, kung ano ang ikakasaya at ikatatahimik ni Maine at Alden, sige go. Kayong dalawa kasi sa nabasag na sinasabi ni Alden, private life daw ay isa peaceful life. Sana lang maging peaceful ang pagsasama nila ni Maine. Huwag madala sa anumang panlilinlang sa pagsasama nila. Ang tunay na pagmamahalan ni kahit sino, hindi yan mawawasak. Alden, ipaglaban mo si Maine. Kung talagang mahal na mahal mo siya, huwag mong hayaan siya na mapunta kay Panot. Yun lang ang mapapangaral ko, kasi ramdam ko kung ganoon mo si Mengay kamahal. Basta kami happy kasi pinaglaban mo si Mengay by hook or by crook. God bless sa inyong dalawa. Ayan. Thank you po Ma'am Shi Caroline Sasota. At maraming personally give thanks to all our viewers at sa lahat ng mga subscribers po natin. Salamat po sa pagmamahal na binibigay po ninyo kay Mr. Alden Richards at kay Maine Mendoza, as well as sa Paul Kerson family, no. So alam niyo po, talagang marami po, parang ups and down, roller coasters ang buhay po talaga ni Alden at ni Maine. Pero yun, at least nandiyan pa rin kahit nakasubaybay, kahit marami na rin talaga ang tumalikod at nagpahinga na para po supportahan yung dalawa. But still, nandiyan pa rin kayo. So, ganun din naman po ako. Hindi pa rin naman po ako tumitigil na supportahan sila. Basta lagi lang nating tatandaan, whatever na maging desisyon ni Alden at ni Maine Mendoza sa kanilang mga buhay, eh, nandito lang tayo para supportahan po sila. So, salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section na related po sa ating latest update.
And for today's video, ayan, so nakikita nating video ngayon na napapanood natin is, ayan, so kalat na kalat yan sa TikTok po yan. Si Alden Richards is having a meet and greet sa lahat ng kanyang mga fan dahil meron pong tinatawag na McDo Run kung saan nakijoin ang ilan sa mga celebrity. Nakita natin doon si Alden Richards. Hindi lang natin alam kung if there's any other celebrities who joined this campaign. Stripe Runs, 'di ba? Ang sponsor, major sponsored is McDo. And nakita rin natin diyan si Miss Jackie Lulubangco nandiyan din. Ayan. So, ano pinaglalaban nila dito sa ano na to, sa Stripe Runs na ito. And of course, nakita din natin or spotted din dito sa campaign na ito ng major sponsor ay ang McDo. Isang pamilya po ng Santos family, which is Miss Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, Agoncillo family. And of course, yung kanila pong youngest daughter. Yon. So, nakita rin po dyan. So, nakisaya po sila dyan. And I hope na napakaganda ng hangarin ng Stripe Run na ito. Dahil marami po talagang nakisa. Not just because they are part of McDonald's, but of course, meron silang ipinaglalaban dyan at talagang sinusuportahan. Kaya naman, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo, diba? Eh, ano nga ba ang ating pong proper topic for today's video? Ayun. So, yun, di na nga napigilan ni Mr. Alden Richards na ipadama at sabihin sa publiko kung bakit super duper excited siya sa for less than a week. Dahil meron po talaga siyang kumbaga ina-anticipate at alam niya na malapit na mangyari. So Alden Richards can't wait for the reunion concert of Eraserhead set to happen less than a week from now. Kasi if you remember, Alden Richards is one of the producer of this reunion concert of Eraserheads. At masasabi niyang isa rin siya sa mga fan. It's now less than a week before the Eraserhead will stage their latest reunion concert and Asia multimedia star Alden Richards is now hiding his excitement for the upcoming event. In the latest post on his Instagram account, Alden posted a short clip of band practicing with the clip ending with the location of the concert and the time it's going to be held. In the caption to the post, Alden remarked that Filipinos had would join together once again for the Eraserhead no matter how many years have passed. So isa sa mga siguro naman sa invitation na to, sana naman makita natin si Min at ang Davor Cut sa ano na to, proyekto na to ni Mr. Alden Richards, ano. Of course, Alden's excitement for the upcoming reunion concert is also partly because of his own involvement in the organizing of the event. The startup PH star shared his involvement back in September, posting on his Instagram account that his newest business venture, MyRide Corporation, will be part of the Momentumus event. It's still not clear as to what the role MyRide Corporation will be playing in the concert. So, hindi pa natin alam at hindi pa sure kung ano po yung magiging participation ng MyRide Corporation involvement in the Eraserhead concert is just one of the business ventures that Alden is involved in outside of show business. Last month, Alden announced that he would be launching the MyRad Escort Cup with the competition open to amateur league teams. The game will start on January 28, 2023 and will feature up 250,000 pesos total prize pool. The post also included the link to Google Documents for those who want to register for the competition. Team members need to be aged at 18 to 25 and be composed of 6 members, 5 people who will play and another slot for either coach or substitute player. So, ang sinasabi po dito ng ilan sa mga write-ups is yung ang tinatawag na MyRide Corporation po niya na talagang isa ito sa mga pinagkakaabalan ni Alden Richards outside business showbiz, diba? So, but anyway, sobrang isa sa mga ina-anticipate sana natin ano, na yung suporta ni Main Mendoza dito po sa tinatawag na concert. Ang isa sa mga inaasahan natin na sana sumulpot si Miss Main na magpapakita na rin ng suporta para dito sa proyekto ni Mr. Alden Richards bilang producer ng upcoming concert ng Eraserhead. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.